propeta para ipahayag ito. And as a prophet of God for this nation and the nations of the world, sinasabi ko sa inyo, magbigay kayo at gumawa kayo ng isang pagbibigay at paggawa na hindi nyo pa ginawa sa tanang buhay ninyo. At itong anibersaryo ito, ibigay ninyo ang isang pagbibigay na hindi nyo pa ginawa sa tanang buhay ninyo. At mararanasan ninyo ang pag-angat na hindi nyo pa nararanasan sa tanang buhay ninyo. At kung kayo matagal na sa kayo, JM, naranasan nyo yung prophecy ng Diyos. Anong sabi nga niya sa Kristino? Mga property, eto. Nakikita niyo yung mga property. At higit pa rin ang ibibigay ng Diyos sa inyo, I tell you. Huwag nyo lang itong pakinggan. Habang ito'y ginagawa ko, matagal na itong gawa, pero inayos ko siya kahapon. Pumapatak yung luha sa mga mata mo. Ito ang pagkakataon nyo ngayon para yumaman. Ito ang pagkakataon nyo ngayon para magmanagana itong unlad. At kung mas managmasagana na kayo paunlad na kayo, ito ang pagkakataon ninyo. Do something for God that you have never done before in your whole life. Give something to God this coming anniversary that you have never given before. Kinausap ko yung mga leader natin, hindi tayo exempted dito. Ako hindi ako exempted. Lagi ako nauna. Hindi ko na kailangan sabihin ko sa inyo. Pero sila'y kinausap ko, hindi kayo exempted dito. Huwag nyo sabihin, accepted kayo. Dahil ako hindi accepted. Ako yung laging nag-iisip, ako yung laging nag-iisip. In fact, ako yung mga nangangarap dito at patuloy na nangangarap. Although ako yung laging nasisisi. Maingay ka, mabumaka ka! Walang katapusan niya ang sinasabi sa akin. Maingay ka, mabumaka ka! Pero ang lahat ng pag-iingay ko at pagbubumaka ko ay may katotohanan. Amen? Binunganga ako ang karpet. Katotohan. At bubungangain ko sa inyo isang araw, magkakaroon tayo, bibili tayo ng sarili natin, church. Lahat ng pinag-ingay ko, lahat ng binunganga ko, nagkaroon ng katuparan. Ikaw, hindi ka nga nagbubunganga, hindi ka nga maingay, wala ka namang nagagawa. Hindi bali ng mayabang, may pinagyayabang naman. Kesa hindi ka nga mayabang, wala ka namang kasing ipagmamayabang. Hindi ko sinabing dapat tayo maging mayabang, pero mas maganda ng mayabang ka na may pinagmamayabang ka. Kesa naman hindi ka nga mayabang, wala ka namang pinagmamayabang. Proverbs, 2 Chronicles 20:20. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, Hariyan ng Judah, listen to me, Judah. And people of Jerusalem, yan ang kumbaga sa Philippines, Manila, anong tawag doon? Capital. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Taas mga pastora, taas mga salamat. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. Magtiwala ka sa Panginoon mong Diyos, aangat ka. Magtiwala ka sa mga propeta, mananagana ka. Binibigyan ka na ngayon ng Lord ng chance to prosper. At magpatuloy sa prosperity. At sinasabi ko sa inyo, itong anibersaryo natin, magpapak tayo ng mga pangat sa Jesus ni Pastora, Chiki, Rohan, pera na lang at ipapak na lang na mabaga doon sa total, whole day naman natin babayaran yun eh. At paghahamo tayo ng maraming kalaw at gagamit na natin sa the faith for the salvation of the lost, nakikinig po ba tayo? Give to God that you have never given before in your whole life. Do something for God that you have never done before in your life. Isipin mo, ano ba yung hindi ko pa nagagawa para sa Diyos? At ano ba yung hindi ko pa naibibigay para sa Diyos? Nakikinig po ba tayo? Sa totoo lang, ako siguro ang may pinakamalaking ilalabas na salamin para sa ipamak na ipamimigay. Yes. Sa kapupuha ng pera, ako pa. Ang pera mawawalan ng tao.
Pero ako ay hindi mawawalan ng pera. Tandaan ko yan, mawawalan na ng tao ang pera. Alam mo ba na si Willie Revillame ay wala na ngayon sa TV5? Wala na si Willie Revillame, TV5 wala. Kasi puro bad words ang lumalabas sa mga BBB. Marami pang mawawala pag magpapatuloy sila. Hindi natutulong ang Diyos ang dahil yun. Tignan nyo, magbukas ka ng GMA7, hindi ko lagang. Magbukas ka ng Channel 2, yung kila Vice Pangit, ano ang pangalan nun? Tignan na. Siyempre lahat ng Vice Pangit yan, Vice Bisyo yun eh. Di ba? Vice Bisyo, ayan ako sa Vice Pangit. May bisyo ba na maganda? Wala. Buksan mo ang TV5. Di ba si Willie Revillame yan? Pero ngayon wala na. Ano na? Telenovela na o ano na? Pelikula na. Inalis na. Nakikinig po ba tayo? Pinta ko pa ako ba rito? Hindi natutulog ng Diyos. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, walang exempted dito. Ikaw ay mag-isip. Ano? Yung gagawin mo para sa Diyos at iyong pag-inawa sa tanang buhay mo. Ano yung ibibigay mo ngayon sa Diyos na hindi mo pa ibinigay sa tanang buhay mo? And mark my word, ano ang palatandaan na ang sa tao ito itong propeta ng Diyos? Pag hindi na tumalang sinabi niya, dalawa yan, false prophet siya or inaccurate prophecy. Marami true prophet pero inaccurate, hindi tama yung prophecy. Or false prophet. Pag hindi natupad itong prophecy ko, inaccurate ito or false prophecy ito. Pero matutupad ito. Iaangat kayo ng Diyos, iaangat tayo ng Diyos sa isang pag-angat na hindi pa natin naranasan sa tanang buhay. Amen? Ay lahat ito ngayon. Yung mga tayo mabigin, hallelujah. Gawin mo na ngayon. Pinapagamit mo ba ang buhay mo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa? Gawin mo na ngayon. Ipagamit mo na ngayon. At bago matapos ang taong ito, itong panahon ng anibersaryo, do something for God that you have never done before. And give it to God that you have never done before in your own life. Hallelujah. At ang sinasabi nung nasa impyerno,
sa may hawak ng Biblia. Alam mo ang salita ng Diyos. Bakit hindi mo ipinangaral sa amin? Bakit hindi mo ipinahagi sa amin? Kaya kami ngayon ay nasa impyerno. Sa oras na ito, maraming pupunta na impyerno. Kamakailan lang yung kamatayan sa bagyong Yolanda, ay maraming pupunta na impyerno ng impyerno ng Diyan. At maraming hindi ligtas doon. Sapagat hindi nila tinanggap si Christ bilang Lord at Savior ng mga buhay at hindi na ipangaral sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya sa oras na ito, hinihinga tayo ng Lord nang magtanggap sa Kanya bilang Lord at Savior ng ating mga buhay. At tinatawagan tayo ng Panginoon na ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao, sa lahat ng tao. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng mga hindi pa tumanggap ni Christ bilang Lord and Savior ng kanilang mga buhay, o sa lahat ng mga pasyadanos at nais magbalik loob sa Panginoon, taas mong kanang kamay mo patungan ng langit at ikaw ay tumayo. Burakyan talaga siribiyan na. Sige po. To those who are in need of salvation, to the backsliders, to the living in sin, to their destiny is hell. Standing in your feet, then lift up your right hand to God. And we will return to the Lord, and we will accept Jesus as our Lord God, as our personal Lord God and Savior. Sige po, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, you that are watching right now, if you have not yet entrusted your life to Jesus, your destiny is ahead. It's time for you to repent and to renounce all your sins and return to Jesus and return to the Lord before it's too late to your life. What happened to Tacloma, to Samar, to Leyte, and other parts of the world, mass death, mass tragedy, is a wake-up call for us. Darating na mamatayan sa hindi natin nakasama. Kaya kung nais natin magsisit, pagbalik loob sa Diyos, taas natin ang ating kanakamay patungkol ng langit. At sabihin natin ito, Panginoon ay sa Kristo. Bigyan mo po ako ng chance na makapagtawid ng ligtas. Ito po ako ngayon sa iyong harapan. Lumalapit. At humihingi mo ng tawad. Pugasan pa po ako ng iyong dugo na nabuhos ako sa Kalbaryo. Inayaalay ko ngayon ang buhay ko sa iyo. Bukas ngayon ang aking puso. Jesus po kaso. Tinatakab kita bilang Lord God, Savior ng aking mga buhay. Ng aking buhay. Tulungan mo ako na makaahon sa puti sa kasalanan ng aking kinasalanan. Itala mo po ang aking pangalan sa kalat ng buhay sa kalangitan. Kung yan ay ipinanalangin mo ng tao sa iyong puso, papasok ka ng langit at ang pangalan mo ngayon itakatala sa kalat ng buhay sa kalangitan. And allow me to pray for you. And Father, this is just a simple prayer. But I know, Father God, that you will grant this simple prayer. Huwag mo na siya hayaang makabalik pa sa dati niyang buhay, dati niyang mga tao. Huwag mo siya gamitin mo siya, Panginoon. Para makapagbigay ng karapanan sa iyong pangalan. Gabigin mo siya, Panginoon, para makapagligtas ka ng marami karanawa. Bigyan mo siya ng fear of the Lord, reverential fear in their hearts. At huwag niya pong mababayaan araw at gabi.
lalo niya po ipadama na ikaw ay nariyan. Handang tumulong, handang tumugon sa anumang mga pangangailangan. At gusto kong sabihin sa iyo, ready na ang perang gagastusin mo. Ready na ang perang kailangan mo. Ready na ang lugar na pupuntahan mo. Ready-ready na ang biyaya at pagpapalang nakalaan para sa iyo. Hindi mo kayong lahat, pero mga ilan sa inyo ay naiintindihan ito. Sapagat na meron kayong ipinapadalangin. At gusto kong sabihin sa inyo, nakaready ng lahat dyan. Sinagot na ng Diyos ang inyong panalangin. Ang sabi ko, sinagot na ng Diyos. Sinagot na ng Diyos. Ang sabi ko, sinagot na ng Diyos. Ang magandang tirahan, ang magandang tulugan, ang magandang kasuotan, ang provision made, ang matalas at nakarangalan, inihanda na ng Diyos ang magandang sasakyan, ang magandang tutuluyan, ang magandang tirahan, ang magandang matutunguhan, inihanda na ng Panginoon. Hallelujah! Yes! Magpasalangin sa Panginoon, kayong nagsisigaw ng iyong kasalanan, nagpaniglaw sa Diyos, tinaliguran na ito, at hindi na muli magpakalit sa masamang gawin, masamang bisyo, masamang pagkatao, masamang buhay. Hindi ka na mababalik pa sa maliit at kamalian. The Lord is speaking away. I see the divine spirit. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Taas mo ang dalawang kamay, mapagawa ng langit. Receive! Receive! Jesus Fellowship ay buhay na Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. Ito lang mo ang bukol, wala na ang bukol. Ito lang mo ang sis, wala na ang sis. Ito lang mo ang goiter, wala na ang goiter. Kurang akaramahanda, anong makaramdam at malaulong ang talagpakan, take it and receive it now in Jesus' name. Hindi ko na maisa-isa, malaulong ang talagpakan, mula pa natang ang kaloob-looban, mula buhok hanggang sakong. The Lord is healing on this day. Gumagaan ang pakiramdam mo. Lumalakas ang katawan mo. Tumataas ang pananampalataya mo. The Lord is strengthening you this day. Encouraging you this day. Giving you peace. Removing all your sorrows. Removing all your worries. Removing all your fears. The Lord is preparing something great for you. The Lord is preparing something best for you. Truly the best is yet to come. Great is yet to come. Bibigay para sa Panginoon at gumawa ka ng isang tapes na paggawa para sa Panginoon ngayon. Higit sa lahat, magligtas ka ng maraming kaluluwa. Iyan ang pinakatapes na mga gawa natin. Preach, share, teach, evangelize, prophesy. Because the heartbeat of God is soul. Kurarabakaraba siya na. Kurabakanda. At sa lahat ng mga humahayop, lahat ng mga pupunta ng ibang bansa, itatayo ang Kingdom of Jesus Fellowship. At kayong mga nasa ibang bansa, natin tatayo ang Kingdom of Jesus Fellowship. At kayong nasa
intindihan eh. Lahat ng mga umahayo at ahayo na ibig sabihin mag-i-evangelize na, takbo na sa harapan. Hindi kayo mag-i-evangelize kayo, puro lang kayo nakataas ang mga kamay ninyo. Hindi kayo mag-i-evangelize, hindi kayo empty-handed. Nais ng Diyos na bago kayo humayo ay bigyan kayo muli ng kapangyarihan mula sa itaas. At hindi lang kayo ahayo ng paghayo, kundi ahayo kayo with effectivity. Come on! Hindi ako mahayo, pero hahayo na ako at mag-i-evangelize na ako. I will do things that I have never done before in my whole life, and that is evangelism. And I will evangelize more. I did evangelize, and I will evangelize more. And as I come forward, God will give me His power to become effective in winning the souls for Jesus. Isang kabataan ang nakita ko sa DVD, nangangaral siya. Sabi sa akin ng Diyos, isang araw matatagpuan kita ng landas at papatungan mo siya ng kamay para magabi siya ng Lord mightily effectively. Amantago, doon sa Robinson's Mag-Glory na pinatungan ko siya ng kamay. Hindi ko na siya pinatungan ng kamay, iyakap ko siya. As God commanded me. Kung paanong si Moses ay ginamit ng Lord mightily at kinakailangan niya si Jethro. Kung paanong si Abraham ay ginamit ng Lord mightily effectively at kinakailangan niya si Melchizedek. Kung paanong si Pablo ay ginamit ng Lord mightily effectively pero kinakailangan niya si Barnabas. Ganun din ang tawag ko sa mga buhay ninyo. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito. The anointing of Melchizedek is upon me. The anointing of Jethro is upon me. And the anointing of Barnabas is upon me to raise you up as a mighty man and as a mighty woman of God. At kung sensitive ka lang at una ka kaagad na tumakbo at lumapit ang harapan at nagutom at nauhaw na ikaw ay ahayin maglintas at magdadala ng maraming kaalduma patungo ng langit at itataas mo tatagad ang dalawang amay mo magpapatungo ng langit, hindi ka na kinakailangan magpatungo ng kamay. Sasalubungin ka ng Diyos mismo at mararanasan mo ang panangas na kapangyarihan ng Panginoon.
Ikaw ay tayo mong gawain
ikaw na ang kasunod. Nagagawa ng mga dahil at mabubuting bagay sa pangalan ni Kristo Jesus. You know that. Your voice will be heard. You will teach more. And you will preach more. And you will prophesy more. You will lead people in fulfilling their destinies in Jesus Christ. Father God, kagaya po ng aking sinabi, wala naman pong dapat pagpasaan at unang dapat pagpasaan, kundi siya Panginoon. So Father, for your own will, Lord, just let it go. There's a calling now across the land in every nation. Yan ang pag-practice ng Pocrisella Clarice. Yan ang tutuhan mo. Kasabay ng pagiging paliligtoran at pagiging tapon mo. Yan ang sunod mong tutukan.